Welcome back, mga Kaldab! Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At syempre, magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Ito yung palagi ko pong binibigay ng mga kaganapan patungkol po sa social media. Dito kasi, mga Kaldab, parang alam na po ni Alden Richards na may magaganap nga po na ultimatum. Di po ba? Base po natin sa mga nakakaalap nating impormasyon na halatang halata naman po, di po ba? Na ito na nga po ba talaga yung ultimatum at sinabi ni Alden, malapit na? Pero syempre, marami naman magre-react nito. Yan naman pala si Mr. Destiny. Eh, bitter na bitter sa Armenian eh. Yun naman po yung lagi nilang binabanat sa akin. Yun lang naman po yung laging pananaw po nila sa atin. Kaya nga po alam na at hindi na nga po nagkaroon pa ng pagbati o pagpost man lang ni Alden Richards sa kanyang Instagram, sa Twitter, sa Facebook, yung mga naganap nga pong kasalan ngayong 28 o yung nakaraang Biyernes, mga Kaldab. Pero base po sa mga nakukuha nating impormasyon, eh talaga naman pong hindi ka panipaniwala. Base na rin sa mga nagkokomento sa Instagram at sa Twitter. Pero bago tayo magsimula at bago natin ituloy itong mainit na update po natin, kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga sinyon. Ito ah, siguro naman po alam nyo na to at talagang trending. Itong balita natin patungkol po kay Sanya Lopez. Bakit po ba biglang pumutok na si Alden Richards daw po ang may gusto na makasama daw po? O si Alden Richards, sa madaling salita mga Kaldab, si Alden Richards daw po ang nag-request sa Sparkle Artist Center na makakatrabaho nga po daw niya si Sanya Lopez. Real talk yan mga Kaldab, ang dami pong lumabas, ang dami pong komento, ang dami pong nagsasabi na si Alden daw po talaga yung humiling. Pero i-remind ko lang po sa inyo para lang po sa mga baguhan, sigurado to alam na rin po ito ng mga Alden fanatics. Sa mga dumadaan sa channel ko at bumibisita, si Sanya Lopez po ang gustong-gustong makatrabaho si Alden Richards. For the record lang po. Ito yung mga panahong medyo sumisikat na nga po si Sanya Lopez sa GMA Network o sa GMA Artist Center pa noon. Kung matatandaan nyo yung mga palabas na Encantadia, di po ba medyo sumisibol na yung pangalan ni Sanya Lopez? Base po mga Kaldab sa mga nakukuha nating update na nagre-request na nga po ito sa GMA Artist Center. Hindi pa po o wala pa po si Mr. M sa Sparkle na yan o hindi pa siya po ata yung producer o hindi, at hindi pa po mentor dito si Alden Richards. Malakas na po yun. Pero bakit biglang bumaliktad ang sitwasyon? At si Alden Richards naman po ngayon ang nagsasabing gustong makasama o makatrabaho ni Alden Richards si Sanya Lopez. Sila po kasi yung unang ilalabas ngayong August. Siguro mapapanood na natin yan sa Sabado. Alam nyo naman po na etong buong August ay binigay talaga kay Alden Richards. Hindi po ba? Kaya nga po marami nagre-react na kaya siguro hindi na rin nagabul pa si Alden Richards, etc., etc. Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo kung ano lang yung latest, kung ano lang yung trending, agad-agad ko naman pong ibabalita sa inyo. At eto pa po ang pinaka-isa, pinaka-mainit at pinag-uusapan. Kahit po yung vlogs ni Ogie Diaz, eh kumain ng maraming oras nga po rito. Na, kumbaga, parang binanatan nga po talaga ni Joey De Leon si Noli Di Castro, mga Kaldab, Noli Loxin. Ay, nakaw, Mr. Destiny. De, sa totoo lang po, mga Kaldab, mas maingay to, mas mainit to.
Di po ba? Nag-aantay lang tayo kung ano po yung sasabihin ni Nolly De Castro, kung hihingi nga po ba ito ng tawad o magpa-public apology nga po ba si Nolly De Castro sa mga nasabi niya, at bakit nga po ba nagagalaitis sa galit itong si Henyo Master Joey De Leon. Di po ba? Samantalang nung binibira po sila, eh hindi po ito nagsasalita. Yung napakarami pong mga balibalita patungkol po sa TBJ at kay sa management, eh nagbasang sisiyo. Parang tumatapa ngayon si Joey De Leon, di po ba? Bakit kaya ganon? Wala siyang, ngayon panay pasaring niya, ngayon panay paano niya, di po ba? Samantalang nung sinasabing yung mga nangyayari po sa loob ng Tape Incorporated, eh wala itong pasaring, di po ba? Kahit po yung mga ibang nagbibigay ng balita na ganito ganyan, wala, dead ma lang, di po ba? Tapos siya pa rin po yung nagsabi na wala daw pong kasalang ngayong magaganap ngayong July. Pero kita nyo naman po, di po ba? Kaya nga po marami nagsasabi na ano kaya ang ano na nga po raw ang nangyayari kay Henyo Master Joey De Leon. Bakit ganito daw po ang mga sinasabi niya, mga Kaldab? Ako, mga Kaldab, sabi ko nga po sa inyo, minsan may mga bagay-bagay po na mapapaisip ka. May mga bagay-bagay po na magtataka din po kayo eh. Di po ba kung bakit nga po ba naggalaitin ng husto itong si Henyo Master Joey De Leon sa sinasabi ni kabayang Nolly De Castro. Pero gaya na sinabi ko, mga Kaldab, may kanya-kanya po tayong opinion, may kanya-kanya po tayong reaksyon. Di po ba? Tapos ngayon, nagbabalita ngayon, TV Patrol, magulo. Magulo po yung balita nila. Sabi nila, fake news daw po. Hindi daw po alas 3 ng hapon nagsimula ang kasalan. Tapos ngayon, sasabihin nila, 400 daw po yung bisita. Magulo nga po, mga Kaldab. No? Sabagay, wala naman po kasi magbibigay ng balita. Wala naman po magbibigay ng mga update. Talagang ABS-CBN lang. Kasi puro ABS-CBN network nandun eh. Yung TV5, wala po. Di po ba? Kaya nga po lahat ng balita nasa TV Patrol. Oh, kung papansin ninyo, mga Kaldab, ba? Tapos naglabas naman ng video si Ogie Diaz. Inahanap ko yung video na kung saan naandun siya. Di po ba? Marami siya makukunan ng mga... Kasi open naman yung camera, open naman yung pagbablogs dun. Pero wala, wala po siyang update. Di po ba? Bagkus, tumutok lang po siya dito sa issue na pinahayag ni Joey De Leon. Issue na pinahayag naman ni Nolly De Castro. Di po ba? May pahabings pa siya na yung nag-trending po, kung matatandaan nyo, mga Kaldab. Pasensya na po sa kumakain, ha. Yung salitang utot, di po ba, na nag-trending. Yung umutot sa TV Patrol si Karen, di po ba? Matatandaan nyo po ba yun? Naging viral yun. Dapat yun daw po yung pinag-uusapan. Dapat yun daw po yung... Yan po yung sabi ni Madam Ogie Diaz, ha? Para lang po sa kaalaman ng lahat. Para lang po sa mga dumadaan at bumibisita po sa channel natin. Ito naman po, mga Kaldab, lagi ko naman po sa inyo sinasabi na depende pa rin po ito sa pananaw ng iba. Depende pa rin po ito sa mga nagsasabi ng ganito, nagsasabi ng ganyan. Basta tayo, chill lang tayo, mga Kaldab. Kung ano lang po yung mga nababasa ninyo, nakikita po ninyo, napapanood ninyo, okay lang po. Di po ba? Normal lang po yan. Sabi ko nga po sa inyo, maging matatag lang po kayo, maging kampante. Darating din naman po yung point, mga Kaldab, tayo-tayo pa rin po magkikita. Magkikita sa finals. Di po ba? Kaya nga po, eto ha, para lang po sa kaalaman at sa dumadaan. Wala pong pilitan sa channel ko. At hindi po tayo magbabago. 101% Aldab pa rin po tayo. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tutok lang po kayo sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.